Manung nganta kita enman, kinapintas di kabakiran. Nga is istorya enti kaadwan. Hello guys, it's me again, Boy Katalak. For today's video is kakain ako ng palaya. Tara, kain. Diploma daw diskarte. Puta ang tunog ng usapan na to, no? Tinatanong pa ba yan, ha? Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Wala rin akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat na nakikinig sa akin, lahat na nanonood ng videos ko, lahat na nanonood ng live ko, lagi-lagi kong sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo, tapusin yung pag-aaral na kumuha ng diploma. Bakit? Ano pinakauna kong rason? Nasa Pilipinas ka. Pilipino ka. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-a-apply ka ng kahera sa mall, dapat college graduate. Na-imagine yun. Kung gaano kahirap ang buhay ng walang tinapos sa Pilipinas. Pangalawa, madalas respeto sa inyo ng tao, nakadepende kung ano tinapos mo. Pag wala kang tinapos, wala silang respeto sa iyo. Kayo kung gusto niyo maranasan yun. Pangatlo, di ko maintindihan itong mga motivational speaker na ito na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo, mas importante yung diskarte kaysa diploma. Tapos wala silang diploma. So paano nila, saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila nasasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila naranasan na magka-diploma? Paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nga nakuha? Diba? Ano yun? Hula-hulaan lang, ganon? Trip-trip? Pangatlo, sige, sabihin na natin. Nakinig ka nun sa mga motivational speaker na diskarte na lang, huwag na kayong mag-aral. Ano ba makukuha mo pag nakinig kayo sa kanila? Wala. Motivation lang na huwag na kayong mag-aral. Yun lang naman ibibigay nila sa inyo. Tapos gagawin lang nilang sample yung mga buhay nila na ako nga ganito, ako nga ganyan, ako nga ganito, ako nga ganyan. Tapos ikaw naman, tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba kayo ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak. Nakalimutan mo na magkaiba ng takbo yung buhay nyo. Nakalimutan mo yung mapait na katotohanan na hindi porket kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao. Diba? In the end, isi-seminar ka ba nila kung paano nila diniskartehan yung buhay nila? Hindi. Ituturo ba nila sa'yo kung paano yung diskarte? Anong klaseng paghihirap ang pinagdaanan nila? Hindi. Lagi lang naman nilang ulit-ulitin sa'yo yung mga success na nila eh. Yun lang naman. Diba? Yung hirap, sasabihin ba nila sa'yo? Hindi. Pag nag-aral ka, ano makukuha mo pag nag-aral ka? Diploma. Diba? May armas ka na agad paglabas mo sa tunay na buhay. Unlike dun sa mga motivational speaker, tangina yung pag-aaral, makakakuha ka rin ng diskarte ron. Hindi nyo ba alam sa college, putang ina, doon kayo tinuturoan ng mga simpleng diskarte sa buhay? Kasi yung sample, ha? Ito sample, bobo ka, may thesis kayo, automatic dapat lagapak ka kasi bobo ka, diba? Siyempre, didiskarte ka ngayon. Sabi mo sa grupo mo, pre, kahit tagaluto na lang ako kanton, pre, kahit runner na lang ako. Yun, pasado ka, kahit bobo ka, diskarte. Making something out of nothing, diba? Makakapag-adjust ka, kahit kakaunti lang yung meron ka, yun ang diskarte. At yun ang makukuha mo sa college. Mas mabuti pa yung kolehiyo, tuturuan ka ng diskarte. Kaysa doon sa mga putang ina motivational speaker na yan, mga walang kwenta. Ang pinaka nakakatawa doon, isa sample pa nila minsan, si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg nga, undergraduate pero bilyonaryo na ngayon. Eh putang ina, si Mark Zuckerberg, henyo yon. IQ yun, 152. Kasi ikaw naman natatanga-tanga ka, hindi mo nga alam kung ano yung square root ng 12, naniwala ka naman. Alam nyo dapat gawin yung motivation? Si Johnny Sins. Si Johnny Sins, naging doktor na, nag-abogado pa. Hindi pa siya nakontento, nag-police pa siya. Fireman. Oh, minsan naging astronaut pa nga. Kasi ka, wala ka naman bilang, ayaw pa mag-aral. Kulit mo naman. So that's all for today guys. Don't forget to like, share. Bye-bye.